Inaasahang gaganapin sa darating na Desyembre ang special election sa 3rd Legislative District ng Negros Oriental matapos ang pagkakatanggal sa Kamara ni dating Representative Arnolfo Teves Jr. Yan ang inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi na maisasama ng COMELEC ang mga kailangang adjustment para sa naturang special election sa nakatakdang schedule para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin naman sa October 30. Matatandaang nitong Martes ay inaprubahan na ng House of Representatives ang resolusyon na para sa isang special election sa Negros Oriental para mapunan ang nabakanteng posisyon ni Teves. Tinanggal na si Teves sa Kamara dahil sa pag-iwan nito sa kanyang trabaho at sa disorderly behavior sa social media. 265 ang pumabor sa pagkakatanggal ng dating kongresista, walang kumontra at 3 naman ang nag-abstain mula sa Makabayan Block. Dagdag pa ni Garcia, nakatakda pa lamang tanggapin ng COMELEC ang naturang resolusyon mula sa Kamara. Samantala, nakasaad sa Republic Act 6645 na kung may pwesto mang mabakante sa Senado ng 18 buwan o may mabakanteng pwesto sa Kamara sa loob ng isang taon bago ang susunod na regular election, dapat ay magsagawa na ng special election ang COMELEC. Habang nakasaad naman sa Republic Act 7166 na dapat nang magpatawag ng special election ang COMELEC nang hindi mas maaga sa nasa 2 buwan o 60 araw at hindi lalampas sa nasa 3 buwan o 90 araw pagkatapos mabakante ang naturang posisyon. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.